Magandang gabi po mga ka-fisting, no? Sa lahat po ng ating kasama sa ating online, sa ating stream, sa lahat po ng nararian na aking kasama ngayon online. Magandang gabi po sa inyo. No? Ako po ang tagapagbahagi muli ng salita ng Panginoon this evening, Preacher TJ po, no? From Victory Fundamental Baptist Church. Tayo po ay lubos na nagpapasalamat muli sa pribilehiyo po na ipinagkaloob sa atin, no? Na, sa pagtitiwala ng ating mahal na Bishop and of course, alam natin, no, na medyo busy po, no, ang ating mahal na Bishop, ang ating mga kamanggagawa, no, yung mga punong abala dahil naririyan na po yung ating mga partners, no, from AIM Foundation, sila Pastor Tim Nolan, no, yung ating mga kaibigan, sila Evangelist Seth Johnson. So, they are very busy preparing para po sa youth rally bukas, no, but before any announcement po, gusto lang po muna natin i-shout out, no, yung ating mga kapatiran na naririyan po sa ating nakasama po natin ngayon. Wala po nakita sila Ate Dang, no? Sila Ate Miho Domingo, no? Magandang gabi po sila. Brother Pyong, good evening po. Sister Pearly Rivera, shout out po. Zinaido Miguel, magandang gabi po. Of course kay Ate Mirna, no? Tumandaw, magandang gabi po sa inyo kanila. Tita Cory, kanila Mami Cory, no? Magandang gabi din po sa inyo kanila. Sa ating mga kasama po dyan, sila Sister Maricel Consina, no? Magandang gabi po sa inyo, no? Salamat po. At kanila Sister Ann Bidar, magandang gabi din po sa inyo lahat na naririyan, no? At shout out po sa inyo kanila Sister Gina Moises, magandang gabi din po, no? Gusto natin batiin yung bawat isa, si Roy Hamon, no? Magandang gabi din po, Dicon, no? So, salamat po at lahat po tayo ay magkakasama ngayon. Hindi sa humigit kumulang, no? Isang oras po na pag-aaral ng salita ng Panginoon. At gusto lang din po nating batiin ng happy and blessed birthday. Kahapon po, no? Nag-celebrate ang aking uncle, no? Si Tito Boyet Borja, no? Ng kanyang birthday. And today, gusto din po nating batiin ng happy and blessed birthday si Mommy Rose Tixon, no? Salamat po sa Panginoon sa dagdag na taon. More years to come po sa inyo, no? At kung birthday niyo po ngayon or anniversary niyo po ngayon, ay happy birthday po, no? At anniversary niyo po, more years to come din po. Magandang gabi po, Pastor Norman Gatdula, no? Salamat po din sa privilege, no? Tayo ay magkatiwalaan dito, no? Of course, tayo po ay mananalangin. Alam po natin na tomorrow afternoon ang ating youth rally, no? So pag-pray po natin yan. And sa Monday po and Tuesday, yung ating pastors, preachers, workers, missionaries, at yung mga key people natin, conference po natin yan, no? So gaganapin po yan sa Maranatha International Baptist Mission sa Monterrey, no? So pag-pray po natin. Yung mga speakers po na gagamitin, yung mga tatayo po sa ating harapan, empower sila ng Panginoon, no? Pag-pray po natin yung pangungusap ng Panginoon. And pag-pray po natin din yung Wednesday naman po, yung ating mga kaibigan, yung sila Pastor Tim, they will be assigned sa mga various churches, no? Yung mga nabigyan ng privilege na makapag-speak sa kanila ang ating mga partners, no? So pag-pray po natin yan. And yung Thursday, Children's Outreach po, tayo nagpapasalamat. Dito po gagawin yan sa amin, sa Muntinlupa. Ang mga partners po natin ay magtuturo ng mga bata po, no? So, ayan. And then yung, of course, pray din natin, yung 18, yan po yung ating Thanksgiving service na gagalapin po sa Valenzuela. Diyan din po yung ating
grand choir, no, yung grand choral, no, na pinamumunuan po ng ating preacher Jabez, no. Medyo matrabaho po talaga yung ginagawa po ng ating preacher Jabez, pero sa pagmamahal niya po sa Panginoon, no, ginagawa po niya, no. Pray po natin. And yung ating culmination service ng Sunday po, no. So sige po, saglit po tayong manalangin, mga kapatid. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Tayo po muna ay humingi ng gabay. Pag-pray po natin ang bawat isa. Let us pray. Aming Ama, salamat po muli sa oras at pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin para po makapag-aral, makapagsalo-salo sa inyong salita, Panginoon. Nilalapit ko po ang aking sarili, Panginoon. Ano man po ang aking mga pagkukulang, kamalian, kasalanan, Panginoon, na nagawa, hindi po tama sa inyong harapan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. This time po, humihingi po ako ng kapangyarihan mula po sa inyo, Panginoon. As we study your word, gamitin niyo po ako bilang isang instrumento, Panginoon. Nilalapit po namin ang aming mahal na bishop, Panginoon, ang patuloy na kalakasan, kagalingan, Panginoon, at patuloy na strength sa kanya, Panginoon, sa as he lead ang mga churches, Panginoon, ang MIBFC, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng knowledge at wisdom, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, dalangin ko po ang kanyang family, si Mama Riz, si Sophia, Panginoon. Tugunan niyo po ang kanilang pangangailangan, ang kanilang mga panalangin, hiling, Panginoon. Bless them, O Lord, maging ang kanyang buong sambahayan, Panginoon. Ang mga kasama sa tahanan, sila Pastor Orson, sila Teacher Tess, maging sila Sister Chari, Sister R.A., sila Kuya June, Panginoon. Even po, ang lagi po nagiging kabalikat ng aming mga bishop, si Preacher Jojo po at si Ate Winnie. Ganyan din po, Panginoon. Dalangin ko po ang paparating po naming activities, especially po ang youth rally bukas, Panginoon. Dalangin ko po ang speakers na gagamitin, ang mga kabataan, Panginoon, na dadalo. Nawa, Panginoon, hamunin niyo po sa paglilingkod, Panginoon. Tumawag po kayo ng mga manggagawa, Panginoon. Dalangin ko po ang success po nito, maging ang conference sa 13 and 14, ang children's outreach sa 16, Panginoon, maging ang Thanksgiving service sa 18 at culmination sa 19, Panginoon. Idinadalangin ko po ang week long na ito, Panginoon. Kiniklaim po namin ang katagumpayan po nito, Panginoon. Ang lahat po ng pangangailangan, kayo po mag-provide, Panginoon. Maging sa aming mga kapatid at this point of time na meron pong karamdaman, Panginoon, pagalingin niyo po ang inang tiyaring, Panginoon. Especially ang aming inang tiyaring, Panginoon. Pahabain niyo po ang kanyang buhay, palakasin ang pangangatawan, maging si Tita Aida Amikan, Panginoon. Dalangin po namin ang magandang response sa kanyang recovery, Panginoon. Maging ang aming kapatid po na si Sister Mirna tumanda, Panginoon, ang patuloy pa rin pong recovery from her operation, Panginoon, provision for her needs, Panginoon, kay Sister Maricel Consina, ang kanyang panalangin hiling, Panginoon, nawa, muli po siyang makalakad, Panginoon, to provide for her needs, Panginoon, sa kanyang family, Panginoon, kayo po ang siyang maghimala, Panginoon. At ganyan din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nangangailangan po ng trabaho, Panginoon, ano man po ang kanilang mga pangangailangan, ano po ang kanilang hinihiling na trabaho, Panginoon, kayo po mag-provide, tumugon ito ayon sa kanilang skills, Panginoon, at kanilang katapatan sa inyo, Panginoon. Maging ang aming mga services po bukas, Panginoon, sa morning, Panginoon, salamat po. Kayo po ang magdala ng mga mananampalataya, salamat po. Ito po ang aming sum of the dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Sige po, mga kapatid. This time, makapakinig po tayo ng isang special number. Then right after that, shout out po ulit tayo. And then, dako po tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. I'm safely abiding, though the night deepest and tempests are wild. Still I can trust him, I know he will keep me. He has redeemed me, and I am his child. Under his wings, who from his love can sever? Under his wings my soul shall abide, safely abide forever. Under his wings, what a refuge in sorrow, how the heart yearningly turns to its rest. Often when earth has no balm for my healing, there I find comfort and there I am blessed. Under his wings, who from his love can sever?
abide forever. Under his wings, what a precious enjoyment. There will I hide till life's trials are o'er. Sheltered, protected, no evil can harm me. Resting in Jesus, I'm safe evermore. Under his wings, who from his love can sever? Under his wings, my soul shall abide, safely abide forever. Under his wings, who from his love can sever? Yan, salamat po. Salamat po sa ating tanging bilang kay Preacher Glenn, Under His Wings, no? So, I hope and I pray, no, na tayo po'y pinagpala ng special number na yan. Of course, gusto lang po natin i-shoutout din, no, yung ating mga kapatiran from Living Water Baptist Church dyan po sa Santa Mesa at ang kanilang mga missions, no, here and abroad. Magandang gabi po sa inyo. Sa ating mga kapatid from Victory Fundamental Baptist Church, magandang gabi din po, no, sa ating mga mission sa Binyan at sa Kalamba, no, sa maging ating Bible study dyan sa Santa Rosa. Magandang gabi po sa inyo. Shout out po sa ating mga nakitang kapatiran po, nakasama po natin din ngayon, no, kay Ate Dang Soriano, magandang gabi po. Kay Sister Linda Cagomoc, magandang gabi po. Magandang gabi po kay Joel Lacuna, magandang gabi din po sa inyo at sa lahat po ng ating mga kapatiran na naririyan, no. So sige po mga kapatid, no, sandali tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Maikling paalala lamang po. Kasi po, pag Saturday, alam naman po natin, nakaramihan po sa ating mga kapatiran ay talagang nasa gawain din po, no, sa mga practices ng choir, sa mga outreaches, no. So gusto ko lang po magbigay ng short devotion sa atin about sa paglilingkod sa Panginoon. No? Buksan po natin yung ating Bible, if you have your Bibles with you. Matthew chapter 25. Basahin ko po mula verse 14 hanggang verse 23. Ito po yung isang parabola na ikinuwento ng ating Panginoon, no, about steward, about the good steward. No, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that had received 5 talents went and traded with the same and made them over other 5 talents. And likewise he that had received 2 also gained other 2. But he that had received 1 went and dig in the earth and hid his Lord's money. And after a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. And his Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. And he also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other beside them. And last verse, 23, his Lord said unto them, well done, that good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Salamat po aming Ama for the reading of your word. Salamat po sa privilege na mapag-aralan ninyo salita, Panginoon. Ako po humingi ng kapangyarihan mula po sa inyo. Puspusin niyo po ako ng banal na Espiritu, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako bilang isang instrumento, Panginoon, sa aming mga kapatid
paalalahanan niyo po kami, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. So the parable of talents. Marahil mga kapatid, may mga narinig na po tayong mga pangaral sa talata na ito. Pero allow me to share with you mga kapatid yung ating devotion this evening that I entitled In the Service of the King. Diba? Isa pong awit yan. Diba? Alam po, maaaring alam din natin yung awit na yan. In the service of the King, every talent I will bring, I have peace and joy and blessing in the service of the King. Now, alam natin yung kwento, no, mga kapatid, na yung Lord, diba, nagbigay siya ng talent sa kanyang mga servant. No, yung isa binigyan ng 5 talents. Then over time, 'di ba, pinagyaman niya, naging 5 talents ulit, nagbunga ng 5 ulit. Yung binigyan ng 2, nagbunga ulit ng other 2. Pero alam natin yung isa na binigyan ng isang talent lang, no, na siya tinago niya lang, hindi niya ginamit yung talent na ibinigay ng Panginoon. Now mga kapatid, sa paglilingkod po, binigyan tayo ng Panginoon ng kanya-kanyang talento or meron tayong mga specific na ipinagkatiwala yung Panginoon sa atin. And the Lord is expecting us, mga kapatid, na tayo maging matapat kung ano man yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Diba? Maaaring ang tao, maaaring ang tingin sa atin, ang tapat-tapat niyang tao yan. Si Preacher TJ, napakatapat po na tayo, napakatapat niyan. Pero sinong magsasabing totoong matapat? Si Preacher TJ. Diba? Eh, maaaring nakikita natin, panlabas lamang po sa mga tao, maaaring ganun mga kapatid. Ang maganda po mga kapatid, sa paglilingkod, hayaan natin ang Panginoon mismo ang tumawag po sa atin ng matapat. Diba? Kasi po mga kapatid, pag ang Panginoon nakagaya po sa ating binasa, sabi niya doon sa dalawang servant niya, thou good and faithful servant. Kapag ang Panginoon na po ang tumawag ng matapat mga kapatid, wala na pong pwedeng kumontra doon. Diba? Totoo po yun. Now, mga kapatid, these are just the few things I want to share with you na sa paglilingkod, maging paano po tayo makakonsider na matapat sa ating Panginoon. Unang-una sa lahat, mga kapatid, no? There should be consistency. Una sa lahat, mga kapatid, consistency po sa paglilingkod. Yan po yung isang bagay na kinakailangan. Consistency is the key. Saan po, mga kapatid? Sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Ibig po nating sabihin, ang gusto po nating puntuhan, mga kapatid, sa consistency, from the time na tayo po ay nakakilala sa Panginoon, di ba? Each and every one of us na nagkiklaim na tayo ay niligtas ng Panginoon, from the time na tayo ay niligtas, until the day, mga kapatid, na dumating ang Panginoon o tayo'y tawagin ng Panginoon, mga kapatid, mauna ang kamatayan, di ba? Ine-expect po ng Panginoon na tayo'y magiging matapat sa Kanya, magiging consistent sa ating buhay mananampalataya. Preacher, posible po ba yun? Opo, mga kapatid, posible po yun. Diba? Kasi po si Apostol Pablo, diba, kung ating pong pag-aaralan ng kanyang buhay, from Acts 9, na siya'y nakakilala on the road to Damascus sa Panginoon, hanggang sa 2 Timothy, mga kapatid, na siya ay namaalam, diba, na siya'y binawian ng buhay, diba, siya po ay naging matapat, siya po ay naging consistent, mga kapatid. Yes, mahirap. Diba? But there are times napakaraming struggles. Pero posible po pala mga kapatid, hindi po pala imposible. Posible po pala na maging consistent sa buhay mananampalataya sa ating pong talata mga kapatid. Diba? Kung yung binigyan ng 5 talents at 2 talents mga kapatid, hindi po sila naging consistent sa pagpapalago nito. Diba? Yung isang servant binigyan ng 5 talents. Diba? Yung isa binigyan ng 2 talents, mga kapatid. Kung sila, mga kapatid, hindi sila naging matapat, naging consistent, diba? Sa pagpapalago nito, hindi po nila madudoble yun. Diba? The same thing with us po, mga minamahal. That is the simple reminder sa ating first point, na tayo po, mga kapatid, mga minamahal, tayo po, hindi po tayo lalago bilang isang Kristiyano, diba? Bilang isang mananampalataya, mga kapatid, kung tayo po ay inconsistent. Di ba? Kumbaga, para po tayong Christmas lights. Mga kapatid, maganda pong tignan yung Christmas lights. Patay-sindi. Hayaan na lamang po natin yung pagiging patay-sindi sa Christmas lights. Sa ating buhay bilang mananampalataya, dapat po makitaan tayo ng consistency, mga kapatid. Di ba?
gusto nating tawagin tayong faithful. Di ba gusto natin makonsider tayong faithful? Pero mga kapatid, kailangan maging consistent tayo pagdating dun sa mga basic na bagay pa lang. Anong basic preacher yung tinutukoy mo? Di ba, yung paggising pa lang sa umaga, dapat nananalangin na po kagad tayo. Di ba, pagbabasa ng Bible, pagpunta sa church, mga kapatid. Di ba, we should be consistent sa mga simpleng bagay na ito. Kung sa pananalangin pa lang, sa paggising sa umaga, bago matulog, di ba, pumapalya na po kagad tayo. Di ba, sa pagbabasa ng Bible, pumapalya na kagad tayo. How much more tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon sa mas malalaking ministeryo, sa mas malalaking bagay. Di ba? Are you with me, mga kapatid, mga minamahal? Di ba? Tapos, ang gugustuhin po natin, di ba? Ang gugustuhin natin, yung maging faithful ang Panginoon sa atin. Di ba gusto natin maging tapat ang Panginoon sa mga pangako niya sa atin? Di ba? May mga pinangako ang Panginoon, may mga pangako ang Diyos sa atin na pagpapala. Gusto natin ang Panginoon maging tapat siya dun sa mga pangako niya sa atin, mga kapatid. How can we expect, mga kapatid, na yung Panginoon magiging faithful sa pangako niya sa atin kung tayo naman, hindi naman tayo nagiging matapat sa Kanya, kung hindi po tayo consistent sa Kanya, mga kapatid. Ano pong sabi ng Matthew chapter 6, verse 33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, conditional po yun. Ibibigay ng Panginoon yung mga heart's desire natin. Ang gusto lang muna ng Panginoon, consistent tayo sa Kanya. Diba? Eh, tapat naman po ang Panginoon, mga kapatid. Diba? But we have to do our part. Always remember, mga kapatid, kailangan po muna natin gawin yung part natin para gawin ng Panginoon naman yung part niya. Diba? So, consistency or yung faithfulness is something na yun yung kinocomment ng Panginoon. Even in our secular jobs, mga kapatid. Diba? If we are consistent sa ating trabaho natin, maganda yung attendance natin, 'di ba? Sa trabaho natin, na-hit natin yung mga deadlines, yung mga stats na gustong i-hit ng ating mga superiors. 'Di ba yung ating mga boss nagbibigay ng incentives? The same thing with our Lord, mga kapatid. The same thing po sa Panginoon. Kung gusto natin, mga kapatid, maranasan yung sabihin sa atin ng Panginoon, thou good and faithful servant, na pagpalain tayo ng Panginoon. Then again, ang consistency, mga kapatid, yun yung susi, maging consistent po tayo. Di ba? Ang reminder sa atin, mga kapatid, hindi, dito sa ating first point, mga kapatid, hindi po natin kailangan maging pastor. Hindi po required na tayo maging preacher, maging Bible scholar, mga kapatid, para maging matapat. Di ba? Ang kailangan lang po natin, mga kapatid, bilang isang buhay Kristiyano po, di ba, sa buhay Kristiyano po, required po tayo. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So number one, mga kapatid, sa paglilingkod po sa Panginoon, unang-una po, mga kapatid, dapat meron po tayong consistency. Di ba? Consistent po dapat, mga kapatid. Di ba? Yan ang kinocomment ng Panginoon. Yung consistent na laging naririyan. Di ba? Consistent sa paglilingkod, consistent sa pananalangin, pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng salita ng Panginoon, di ba, consistent na laging nasa church. Di ba? At times, mga kapatid, may mga instances po talaga na hindi maiiwasan, especially sa mga emergencies. Pero mga kapatid, ang tinutukoy po natin, di ba, yung sinasadya nila na kumbaga, pwede namang mag-pray, pwede namang umattend ng church, pwede namang hindi ma-late. Pero mga kapatid, yung talagang pinasinasadya yung hindi maging consistent, mga kapatid. Di ba? Hindi po i-comment ng Panginoon yan. Gusto ng Panginoon yung consistent. Kagaya ng ating binasa, mga kapatid, if you will study more doon sa nagbinigyan ng 5 talents, di ba? Kung iisipin natin, paano yung napalago ulit into other 5 talents? Siguro, kumbaga, consistent siya sa ginagawa niya. Di ba? Nakafocus siya sa ginagawa. Lagi natin binibigyan ng diin yung focus, mga kapatid. Kaya minsan tayo nawawala sa ating concentration. It is because of our focus, mga kapatid. We lose sight doon sa mga bagay na kumbaga dapat ginagawa natin. Diba? Kamusta yung ating mga priorities bilang isang mananampalataya po? Diba? Baka misguided na, mga kapatid. Kaya minsan nagiging inconsistent tayo. So mga kapatid, in the service of the King, number one, there should be consistency.
Number two, mga kapatid, not only consistency, there should be commitment. Yes, mga kapatid, kailangan po ng commitment. Ay, naku, preacher. Diba? Pakasabihin ng iba, preacher, hindi na po para sa akin yan. Commitment po yan, para lang po yan sa mga nagfo-full-time sa ministry. Mga kapatid, hindi po. Diba? We are all stewards ng Panginoon, katiwala ng Panginoon. Lahat po ng nakakilala sa Kanya, lahat po ng nagki-claim na mananampalataya, we are all stewards, mga kapatid. Sa ating pong talata na binasa, hindi po natin, sa ating pong binasa, makikita po natin na yung master ay may mga pinagkatiwala sa kanyang servants. At ano po yung mapapansin natin dito, mga kapatid? Di ba? Hindi pare-pareho. Yung isa binigyan ng lima, yung isa po binigyan ng dalawa, yung isa-isa lang. Di ba? Ganun din po sa atin. Di ba? Ang Diyos, mga kapatid, binigyan tayo ng gifts, binigyan tayo ng spiritual gifts, binigyan tayo ng talents na ipinagkatiwala or ministries na in-entrust sa atin, mga kapatid. Maaaring hindi po tayo pare-pareho. Pero one thing is sure po, mga kapatid, if tayo ay isang Kristiyano, dapat, mga kapatid, ang ina-expect sa atin ng Panginoon, maging committed tayo sa paglilingkod. Diba? Dapat kabahagi po tayo sa paglilingkod. Yung lima, mga kapatid, na doble, yung dalawa na doble din. Bakit po, mga kapatid? Hindi lang sila consistent, committed sila sa ginagawa nila. Diba? Eh, yung nangyari sa isa, mga kapatid, tinago lang na hindi niya ginamit, mga kapatid. Diba? So, God has entrusted us with spiritual gifts or ministries, mga kapatid. God has entrusted us talents. Binigyan tayo ng talento ng Panginoon. Don't waste it, mga kapatid. Preacher, wala akong talent sa music. It's okay kung wala kang talent sa music. Baka hanapin mo lang saan ka pwedeng maging kabahagi ng Panginoon sa ministry. Maaaring ikaw ay may talent pagdating sa arts. Pwede kang mag-design. Diba? Nagagamit po sa ministry yan. Maaaring hindi ka marunong mag-design, pero marunong ka magturo ng mga bata. Diba? Preacher, hindi po ako marunong masyado kumanta. Hindi ko po kaya yung nagsusolo. Pero kaya ko pong kumanta sa choir. Ganun po, mga kapatid. Diba? Huwag nating sayangin yung talento na ibinibigay ng Panginoon, yung gifts. Diba? Kasi, mga kapatid, hindi naman po tayo sa pastor, hindi po tayo sa tao naglilingkod. Maganda na natutuwa sa atin ang ating mga pastor kapag naglilingkod tayo. Pero mga kapatid, ang paglilingkod po na ginagawa natin, hindi po para makita lang ni pastor na nakikita tayo sa church, umaawit tayo sa choir. No, mga kapatid. Diba? Ang paglilingkod po, mga kapatid, sa Panginoon, sa Kanya po natin ginagawa yan. Kung marirealize lamang po natin, mga minamahal, na yung pinaglilingkuran natin ay yung Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, ibibigay natin yung pinaka-the best natin. Lahat ng effort natin. Sino po ba yung pinaglilingkuran natin? Bakit natin ikailangan? Bakit po kailangan ng commitment? Mga kapatid, yung Diyos. Yung dahilan kung bakit po tayo merong buhay na walang hanggan na nag-aantay sa atin. It is because of the Lord. Di ba tayo na walang kwenta na wala naman tayong kwenta? Hindi po tayo kailangan ng Panginoon. Diba, ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala po tayo. Pero purihin ang Panginoon, meron tayong pagkakataon makapagbalik sa Kanya. Diba, makapagpakita sa Kanya, makapagparamdam sa Kanya ng pasasalamat through our service. So mga kapatid, dapat maging committed po tayo dyan. Diba? Na minsan, mga kapatid, ang ganti pa natin sa Panginoon, doon sa kaligtasan tinanggap natin, yung paglilingkod na ginagawa natin, minsan, nandiyan pa pumapasok yung pwede na yan. Diba? Nag-practice ng special number. Okay na yan. Diba, mga kapatid? Sa paglilingkod, mga kapatid, makikita mo yung commitment, diba, doon sa pagbibigay ng pinakamainam, yung pinaka-the best. Diba? Nakakatuwa po sa Panginoon, mga kapatid. Nakakapangliit din sa harapan ng Panginoon. Despite our unfaithfulness sa Kanya, mga kapatid, ito pa rin siya, tapat pa rin siya sa atin. Now, mga kapatid, sabi ko nga, there should be commitment. Kamusta po yung mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? May talent ka sa music, may talent ka sa pagtuturo, sa pagdadrive, di ba? Sa pagdedesign, paglilinis, di ba? It's a gift. Don't waste it, mga kapatid. Be committed. Bigay natin yung pinaka-the best natin. Diba? At number three, mga kapatid,
sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang po kailangan ng consistency, hindi lamang po kailangan ng commitment, there should be compassion, mga kapatid. Diba? Ito na naman po tayo, usapang puso po ulit, mga kapatid. When we say compassion, mga kapatid, it talks about the heart. Diba? Bakit po ba napaka-importante ng puso, mga kapatid? Bakit po ba dapat merong pagmamahal sa paglilingkod? Diba? Kasi mga kapatid, alam natin ang isang tao kapag na in love. Diba? Ang isang tao kapag siya ay when people fall in love, they are starting to do amazing things. Mga bagay na kumbaga hindi naman niya kayang gawin talaga, 'di ba? Pero nagagawa niya out of love. We can go beyond our limits, mga kapatid, because of love. Para doon sa taong mahal natin. Now, mga kapatid, let's try to apply that love sa paglilingkod, mga kapatid, sa Panginoon. 'Di ba? May mga bagay na kumbaga nagagawa natin, may mga mananampalataya na they can go beyond their limits because of their love sa Panginoon. Isang example ko laging ginagamit yan, hindi na para palayuin ang ating mahal na bishop, mga kapatid. Di ba alam natin kung gaano kahirap, kabigat yung ministeryo ng ating mahal na bishop, kung ilang beses siyang nangangaral sa, di ba, pag Sunday, minsan umaabot siya ng 4 hanggang 5 preachings. Kung saan-saan lugar, mga kapatid, buti sana kung sa isang lugar lamang. Di ba, minsan nasa Santa Mesa siya, tatakbo siya, minsan nasa Pampanga, tatakbo ng Santa Mesa, diba? Tapos pupunta ng Muntinlupa sa gabi. Then on the way home, minsan nag-preach pa online sa ibang bansa. Diba? Tapos kinabukasan, Lunes. Usually, pahinga yan ang mga workers. Pero mga kapatid, ang ating mahal na bishop, minsan nagpupunta pa din sa ibang lugar para mag-ministeryo. Paano nagagawa yon? It is because of their love sa Panginoon. Yung ating partners, mga kapatid, sino ba tayo para puntahan ng mga taga-AIM Foundation, taga-Arkansas? Pero mga kapatid, it is because of their love, because of their compassion sa ministry, mga kapatid. Bakit tayo nagbe-benefit sa kanila, mga kapatid? Diba? It is going beyond our limits. Pastor Tim Nolan, alam natin yung sitwasyon niya. He is not getting any younger. Pero nakikita natin yung commitment niya sa Panginoon na every year, mga kapatid, kasama natin siya. Yung compassion niya sa ministry, mga kapatid, ganoon na lang. How about tayo, mga kapatid? Kamusta yung pagmamahal natin sa Panginoon? We say that we love God, mga kapatid, pero nararamdaman po ba ng Panginoon yung pagmamahal na sinasabi natin? Di po ba? I'm sure kapag tinanong naman tayo, mahal po natin yung mahal mo ba yung Panginoon? Opo, preacher, mahal ko yung Panginoon. Then prove it. Diba? Meron tayong kasabihan na action speaks louder than words. Diba? Patunayan natin, mga kapatid. Diba? Dapat, mga kapatid, kung mahal talaga natin ang Panginoon, mahal din natin kung ano yung minamahal ng Panginoon. Unang-una dyan, yung mga lost souls, mga kapatid. Mahalin natin yung mga kaluluwa. Diba? Minsan, we are so busy sa maraming ministeryo, sa mga extracurricular, sports fest, outings, wala pong problema dyan, mga kapatid. Gusto ko rin yung mga bagay na yan. Pero mga kapatid, the most important thing na dapat binibigyan natin ng pagmamahal is yung soul winning, mga kapatid. Di ba yung mga lost souls? That we should love the saints. Yung kapwa natin, mga mananampalataya, mga kapatid. Sila yung mga ating mga partners, kabalikat, kapatiran, mga kapatid. Hindi sila ang kaaway. Di ba, we should love our shepherd, yung under-shepherd na binigay ng Panginoon. Diba, wala pong naririto sa atin, mga kapatid. Diba, kung walang nagmalasakit sa atin. Diba? Walang preacher TJ dito, kung walang Pastor Annie na nag-share ng gospel. Diba, walang sino man ang naririto, mga kapatid, kung walang isang, minsan sa ating buhay, walang nagmalasakit sa ating kaluluwa na nawawala. Diba, lahat po tayo, mga kapatid, we are saved because of the Lord Jesus Christ and because merong isang tao na minsan sa ating buhay na nag-share ng gospel. Di ba? Nagmahal sa ating lost soul. So tayo, mga kapatid, ganun din po dapat. Di ba? Huwag po tayo maging madamot sa kaligtasan tinanggap po natin. Let us learn how to share the gospel. Let us love the souls. Let us love the saints, mga kapatid. Let us love our shepherd. Di ba? And last but not the least, mga kapatid, there will be commendation. Ito po yung pinakamaganda. Sa paglilingkod sa Panginoon, once you become consistent, once you become committed, once you have compassion, mga kapatid,
Di ba? Ang end result po nito, there will be commendation. Sabi ng Panginoon, di ba, doon sa dalawa na naka-receive ng five talents at two talents na naglagay nila, na doble nila. Well done, thou good and faithful servant. Mga kapatid, ito po yung pinakamasarap sa lahat. Di ba, yung maririnig natin, pagharap natin sa Panginoon, di ba, maririnig mo yung mga katagang, well done, thou good and faithful servant. Di ba, na kahit hindi tayo napagkatiwalaan ng madaming talento, di ba? Ang pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon, yung simpleng pagtuturo lang ng mga bata. Pero naging matapat ka doon, naging consistent ka doon. Ibinigay mo yung best doon, pagharap mo sa Panginoon, sasabihin sa inyo ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Yun po yung pinakamasarap sa lahat. Di ba? I cannot imagine kung gaano overwhelming. Di ba? Na yan po yung heart's desire ko ng mga kapatid. Nabadatnan po tayo, nabadatnan po ako na naglilingkod. Di ba? Pag dumating man ang Panginoon o dumating ang kamatayan, di ba? Pagharap ko sa Panginoon, makimaririnig ko yung mga katagang well done, thou good and faithful servant. Yes, mahirap mga kapatid, nakakapagod, but let us keep on. Diba, tuloy-tuloy lang. Kasi mga kapatid, hindi po walang kabuluhan yung ginagawa natin. Maaring ang tingin ng mundo, sayang yung ginagawa natin. Pagsasayang ng oras, mga kapatid, anything na gagawin natin na para sa Panginoon, hindi po sayang. Ano man yung ibibigay natin sa kamay ng Panginoon, hindi po sayang. Iko-comment at iko-comment po ng Panginoon yan, mga kapatid. So ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, give our best. Pag-inamin natin, mga kapatid. Diba? Sa ating conclusion, mga kapatid, yes, sabi ko nga, nakakapagod. Diba? Mahirap. Diba? Especially sa mga nagtuturo ng mga bata. Diba? Ang kulit-kulit. Lagi ko nga po sinasabi sa pag-outreach, diba? 80% pagsasaway ng mga bata, 20% pagtuturo. Diba? Minsan nakakapagod na, kukulit. Hindi naliligo. Minsan siyayakap pa sa'yo, ang baho. Diba? Tuloy lang. Diba? Tuloy lang. Nakakapagod. Pero mga kapatid, alam niyo po, unang-unang natutunan ko sa paglilingkod, there will be no regrets. Wala pong pagsisisihan. Isang bagay na hindi ko po pinagsisisihan, mga kapatid. Diba? Meron marami na pong nangyari sa aking buhay, pero isang bagay na hindi ko po pinagsisisihan sa aking buhay, yung ako po ay nagbigay ng buhay sa kanya. Nung isinuko ko for full-time ministry, ang aking buhay, life was never the same. Diba? Nung ako po ay nagtatrabaho, yes, I was earning. Kumbaga, somehow, mamalaki yung kinikita ko po. Pero mga kapatid, diba, mas marami po akong nai-enjoy na blessing. Diba, may mga blessings po akong nai-enjoy nung ibinigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Diba? It is worth it. Diba? Sa paglilingkod, there will be no regrets. Mga kapatid, sa paglilingkod, dapat wala nang reservation. Diba? Don't held back, mga kapatid. Bigyan na natin yung pinaka the best natin. 'Di ba? Give all out na agad, mga kapatid, especially, 'di ba? Ito na yung chance ulit natin para makapagparamdam ng paglilingkod natin sa Panginoon. Yung mga magiging kabahagi sa mga conferences, 'di ba? Ito na yung time natin. Give all out, ma-assign tayo a special number. Bigyan natin yung best natin. Ma-assign tayo sa pagtuturo. Bigyan natin yung best natin. 'Di ba? Give all out kagad, mga kapatid. No resignation, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, alam natin pag nagre-resign, yung umaalis sa paglilingkod, mga kapatid, wala po dapat resignation. Mga kapatid, wala pong iwanan. Diba? Sa paglilingkod. When we serve the Lord, mga kapatid, wala po dapat iwanan. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Mga kapatid, huwag po nating iwan ng Panginoon. By the service of the King, mga kapatid, there should be consistency. There should be commitment. There should be compassion. And there will be commendation. May rewarding season, mga kapatid. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Diba? Maraming talata na nagpapatunay dyan. Sabi ng Galatians 6 verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Diba? Sabi ng Apostle Pablo, diba? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them that love his appearing. So nagpapatunay, mga kapatid, na kapag tayo nagpatuloy, naging matapat sa paglilingkod,
ang Panginoon tapat din. Di ba? 1 Corinthians 15:58 for our last verse. Di ba? Buksan po natin mga kapatid. Nalimutan ko po. 1 Corinthians 15 verse 58. Di ba? Sabi po doon, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Hindi po walang kabuluhan ng lahat ng gagawin natin, mga kapatid. Huwag po tayong tumulod doon sa isang servant na itinago niya yung one talent. Ano man yung binigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid, pagyamanin po natin. Pag-inamin po natin, kasi tayo din po yung magbe-benefit doon. Well done, thou good and faithful servant. Yan yung asamin natin na marinig natin one day sa Panginoon. I hope and I pray na naging pagpapala po yung ating short devotion this evening. And tayo po bukas ay, of course, sa ating mga kanya-kanyang churches, tayo po ay sumuporta, no? So tayo po ay mag-close sa prayer. Let us pray. Salamat po aming Ama sa aming maikling oras na pag-aaralan niyo sa ita, Panginoon. Salamat po sa paalala. Salamat po sa privilege, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyong kayo yung mapaglingkuran. Ibinabalik po sa inyo lahat. Tapupuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kapatid at sa Diyos po mapuri. God bless us all po. I heard an old story. How a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He watched me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory.